So right mga ka-Friendstar, so nakalungkot na balita. Ganun talagang ang buhay, no? Hindi talaga alam natin kung kailan tayo kukunin ni Lord. So sino pong gusto kumain ng biko dyan? Tara na, tulungan ang bawat isa. Good afternoon mga ka-Friendstar, welcome po sa ating channel. Shout out po sa lahat mga viewers na dyan, higit sa lahat ng ating mga FWT magbansa. Ito lagi kung saan mo kaya naroon. Today is Serenity. Rainy day because the clouds is crying. So, ating panahon ay napaka tagulan na. Kataka ko mga kapres, bakit tagulan na ngayon ay January na. So, simula ng January 1 up to 7 na ito init. Kala ko tuloy ng init yung pala ay pakati lang pala yung mga kapres. So, well, shout out po sa inyo lahat. Sana hindi kayo skip sa us. Parang kahit pa ano makasahid pa naman. Konti-konti lang, okay lang yung mga kasama, 5,000 to 10,000. So, ganoon talaga ang buhay, bilang bilangan. So, hindi rin tayo malagad-lagad ng tour kasi walang tayo sa pera. Ang gusto ko man ay tumulong. Kaso lang hindi lahat ng mga tutulungan natin ay magtaas yung viewers. Hindi lang kasi lahat mga kasama na tulungan tayo. Sarap ganda sana mga pasta na kung lahat ang matulungan natin o mag-views ng mga tent o pataas, okay na yun. Pero ganun talaga, sa baba yun tayo susunod, hindi naman lahat ay laging maliit ang ating views. Kala pagpalayan tayo ng ama at tumas yung views natin, ganun talaga. Minsan tumaas, bababa, ganun lang. Okay lang yan mga ka-Friendstar, basta importante yung mahalaga makatulong tayo sa ating kapwa. At yun, so minsan nyo na mapansan yung mga vlog-vlog natin dito lang sa ating paligid, mga update-update lang. So mga personal class, mabuhay natin ay medyo okay-okay na. Thank you Lord. At best ko lang din sa inyo mga friends, dahil yung mga baboy natin, kung kayo may mga baboy na ay ang pinaka ano talaga, sabi ng technician, ay pag nanganap, before after, at huwag nyo nang pakainin. Kung pakainin nyo man, pwede asukal at saka tubig at saka kunti lang. Isang, ano, ganito karami. So, basta abutan lang mga 24 hours or 15 to 24. Pwede lang pakainin. Kaya kunti-kunti lang mga ka-Friendstar. Alright. So good news mga ka-Friendstar, no? So yung, ano natin, yung pabo natin ay sa wakas ay dumami ng itlog. Dito sa isa mga Friendstar ay pakita ko sa inyo. Kasi kahapon ay ano yata yun, parang 7 lang yata or 6. Pero ngayon ay double check natin mga Friendstar, no? Kasi hindi ko masyadong ano, natip. Alright, titignan natin doon mga Friendstar. So mga Friendstar, ang itlog natin sa ating pabo ay 1, 2, 3, 4. Ay 8 na. 8 na mga Friendstar. Natabunan lang, hindi masyadong klaro kasi natabunan ng mga damo-damo. Alright, at least pero safe naman ito mga pastor kasi nilagyan ko ng ano, nilagyan ko ng bukod sa payong, nilagyan ko pa rito sa ilalim ng ano, ng sako para sigurado. So yun, mga manok natin ay sana ay lalago yan mga ka-Friendstar. Ito mga Friendstar ay nakastahan po ng ano, shamu. Kaya yung lahi niya ay medyo ano na, half American, half Pinoy. Yan mga Friendstar, no? Kasi ano yan eh, simple siya mo, pag sinabi sa pag siya mo ay simple, malalaki na lahi, Amerikano. Yung nanay medyo maliliit ay Pinay. So itong isang mga ka-Friendstar yan, ano po yan, 8, pero ngayon ay 4 na lang yung katapos ng maglimlim. So ang sisyo niya ay 4 na lang. So ito naman yung isa mga ka-Friendstar yan, ay 7, isa lang nabawas. So napakagaling niya magdala ng sisyo. Ganoon na mga ka-Friendstar. Alright, tagtaka ako talaga mga ka-Friendstar sa ating panahon ngayon. So lakas ng ating panahon, kung may bagyo ba, may low pressure ba, or whatever you want.
Napakahirap talaga mga kapastar. So yun ang resulta mga kapastar sa tag-ulan. Tag-ulan, tag-ulan. Alright. So yung isang ano natin hinahinasisi mga kapastar ay sampo po yung itlog. Pero yung inano niya, yung nilim yung sisi niya ay ano na lang. Yan, tatlo na lang mga kapastar. Pero okay lang yan. So kita nyo kapastar, oh, marami-rami na. Doon. So yung iba nating ano, mga ilang sisiw ay hindi pa nakita. Pero pasalamat pa rin ako sa Panginoon mga pastor, dahil unung-unang alaga natin ay dalawa lang. So ngayon ay naglima na. So mayroon pang dalawang ano, dumalaga. Malapit-lapit na rin mag ano, paramihin natin ang paramihin mga pastor. Mabuti na natin ang mga 20 to 50 para inahinas. Parang marami. Yeah. So yan po yung chamo natin, napakataba. So yung isa may sisi na rin. Kaso lang yung ano na yung mga kapasta, yung manok na yan ay sampo din ng itlog. Kaso lang ang pinisa mga kapasta ay apat lang. Pero apat lang. So ito po yung ano natin, dumalaga ng mga kapasta. Tsaka ano yung iba? Hindi natin nakita. So mahirap mga prastar pag ano, pag bumili. Advice ko lang sa inyo mga prastar, pag bumili kayo ng mga biik ay siguraduhin natin na yung mga biik na yun ay kumakain na ng booster o mga pre-starter. Kasi bumili kami ngayon mga prastar, kami dalawa, bumili kami ng 6, dalawa sa akin, dalawa kay Mama Urseng, at kay Bayaw ay dalawa. So ang problema ito, nagtatai. Sana makarecover yan mga pastor, kasi pre, namuhunan tayo tapos bigla na lang mawala. Ano yun, makakalungkot din iisipin mga pastor kung mga ganun. Yun. So yun din ito mga kapastor ay kanila ni Mama. Alright. So ito yung mga binili namin. Yan, kasama yan sa 6. Yan. At pero good news na lang talaga mga kapastor, dahil ay salamat, thank you Lord, dahil baka makarecover na to yung mga sisiw na ito mga kapastor, yun ako. Ah, sisiw! Yung biik natin. So yung biik natin mga kapastor, yung pinanganak yan ay 9 piraso, pero namatayin tayo ng 2. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa dyan kasi siyempre. So ito mga kapastor, no? So ito yung kasama natin sa binili nating baboy. So ito naman yung sa akin mga kapastar na pinili ko na 2. Alright. Yan. So yung mga manok. So ito naman ay kay Bayaw mga kapastar. Yan. At ipakita ko na sa inyo mga kapastar. Yan. Yung pabo natin, kasi yung nakaraan, yung pinakita ko sa inyo ay 7 lang yata na itlog yun mga kapastar. Pero ngayon ay nag-improve na mga kapastar. Parami na ng parami. Sana ay dumami na yan, kasi mga ilang buwan akong pakain-kain niya mga kapastar. Kasi yung dun sa kabila kong farm ay kinain mo ng mga aso. Napakasayang talaga mga kapastar. Pero alam pa man, wala tayong magagawa kasi siyempre kinain na ng aso eh. So yan, pakita ko sa inyo mga kapastar yung itlog natin sa Fabo. Wow. So ang itlog sa Fabo mga kapastar ay malaki kaysa manok. Kakaiba talaga. So ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 10 na mga kapastar, no? Siyempre ang lalaki. Yan. Pero yan mga kapastar, hindi na mabasa yan kasi tinaburan natin ang sako. Sana ano yan mga kapastar,
sana pisain ng lahat kasi yan sampo, so maaari pa sigurong dagdagan kasi hindi pa naglimlim mga kaplanstar yung pabo natin. Sana ay madagdagan pa yan at sana naman ay pisain lahat. Problema kasi mga kaplanstar pag hindi pisain, pag hindi pisain wala ma kunti lang, pero kahit lang makapisa siguro ng mga lima yan ay malaking bagay na yung mga kaplanstar. At least may mapisa kaysa wala talaga mapisa, diba? Ano masasabi nyo dyan mga kaplanstar? O diba? So, sa probinsya ay okay lang naman ito mga kaplanstar. Maganda na tumira sa probinsya kung sa probinsya kung may pira ka, pero kung walang pira ka mga kaplanstar ay hindi maganda dahil siyempre okay lang kung may malaki kang mga ano. Pero dito kung may malaking palayan, malaking bagay yun talaga yung mga kaplanstar kung may mga palayan ka tapos kulay gulay. Alright, shout out sa lahat ng mga ano dyan, magsasaka sa lahat na nagtatanim ng mga palay ngayon. Buti na lang ay panay ulan, kasi kung walang ulan ay hindi maganda, sayang lang kasi yung mga hindi lahat kasi dito mga kapansar yung tubig ay irrigated, yung iba naman ay sahod, kung tinatawag na sahod yung ano lang, umaasa lang sa tubig ulan, yun ang problema kung nagtuloy-tuloy ng ano ulan. Buti na lang ay nagtuloy ng init, buti na lang yung mga pansay ay umulan. So yung palay kasi may mga 3 months, may 3 months kalahati, pinakamataas na yung 4 months, kaya sana kahit mga dalawang buwan lang ang panay ulan, malaking bagay na yung mga kapasta. Alright, so yan po yung ano mga pasta, oh. Manang mana talaga sa Samu yun, kaya malaki yan, oh. Yan mana sa Samu yung mga pasta. Mga ano lang yan, ilang buwan pa lang yan, wala pa yata ang dalawa yan, eh. Kaya malaking bagay talaga pag mga medyo may lahi yung manok, mahalahian ang malalaki. Kaya ayos na ayos. Alright, so yan ang mga pranstar, yung mga pabo natin, oh. Yan, so lahat sila pong tatlo ay laging nakaano yan, laging nakasabay. So yung hindi siya naghihiwalay, baka magalit siguro yung isa or baka umiyak. Hindi, ganun talaga siya kasi yung dalawa ay magkapatid, yung babae. So ito naman isa, kasi ay hindi naman. Yan. Yan. So yan po yung ano natin, pabo. So buti na lang yung ibang mga niyog, ngayong mga kapranstar ay naka-recover na. Siyempre, mga ilang years na rin simula nagbagyong edit, siguro mga 2 taon na siguro mga kapranstar. So yun, oh, napakaraming bunga. Yan. Marami ng bunga kaya naka-recover na. Pero hindi pa talaga totaling, hindi pa lahat na totaling mga kapranstar ay naka-recover yung mga puno. So yung iba, wala pang bunga. Dito ay halos karamihan dito mga panstar ay ano, nagsimbungahan, ha. Yan, oh. Dito. Yan. So yung iba ay wala. Pero yung doon ay hindi pa talaga lahat. Malaking bagay din kasi mga panstar pag malaki kang nihugan. Kasi sa 3 taon, sa 1 taon siguro makaharvest ka siguro ng 3-2. Yan. Kaso lang ang laban talaga sa niyog ay ano, ay bagyo lang talaga. Kung magtanim ka man ay siguro 5 to 10 years bago ka maka ano, bago ka makaani. Pero yung dwarf na niyog mga kapanstar ay 3 to 5 years, depende rin sa lupa na tinataniman mo. Kaya ganun mga kapanstar, no? Ganun ang buhay sa probinsya. So ang buhay sa probinsya at saka sa Maynila kakaiba. Sa probinsya ay walang problema kung marami kang tanim. Sa Maynila hindi rin pwede doon mga kapanstar kung wala kang trabaho, kasi lahat doon ay bilihin. Kaya ganun, di ba?
So yung mga pabo ko mga ka-Pranstar ay hapon na kasi. So sila, nag-aantay na yun sila kung kasi umaga at hapon mga Pranstar ay pinapakain ko sila ng ano, binload. Yung ano lang ng niyog, palay. Yung maliliit, yung hindi kadalasan na mapagaling ka, tapos yung maliliit, yung tarawag na binload. So yan po yung pinakain ko dyan mga ka-Pranstar. So umagat hapon, lagi ko siyang pinakain. So mga ganito, nag-aabang nila sila sa akin mga Pranstar. Kasi ano na, quarter to four na. Kadalasan ko kasi yung pinakain niyan, mga ano, five. Yun, five at saka sa umaga, mga eight. Yan, tinitingnan nila ako mga Pranstar, parang tao din yung ano eh. Parang tao din yung pabo mga ka-Pranstar. Alam na nila. Kung pumasok ako dito, abangan ako nila. Oh. So umalis sila kasi inisip nila na hindi pa ako nagpakain. So mga ka-Pranstar, no? Kung tag-ulan, ano bang nasa isip nyo? So ang naisip namin dito mga ka-Pranstar ay biko. Kaya pakita ko sa inyo yung biko ni Mrs. mga ka-Pranstar. Sarap. Kung makakain kayo sa biko ni Mrs. mga ka-Pranstar, baka makalimutan yung pangalan. Ayan mga ka-Pranstar. Ayan. Ayan ang biko. Lupit. Di ba, Bron? Apo. Matindi. Alright. So, sino pong gusto kumain ng biko dyan? Comment down below lang kayo mga ka-Pranstar. Baka gusto nyo mag-order mga ka-Pranstar. Walang problema sa amin. Tatanggap kami ng order mga Pastor. LBC lang natin. Sadlay natin mga Pastor. Kasi mahina ng kita natin. Sabihin nyo lang mga Pastor, no? LBC lang natin. Pani siguro mga Pastor. Ilang araw lang yung biko. 4 to 10 lang siguro. Alright. So yan lang mga Pastor, no? So, kaya tayo mga Pastor. Sarap kumain ngayon kasi taglamig. Pag taglamig, napakasarap. Lalo na paglamig to. Tapos may kape as your bowl. Sarap talaga. Alright. So, Papa. Kain na tayo mga Pranstar. Ang sarap. Alhamdulillah. Alright. Set at sa asawa ko na malupit ano? Ako na nalapag, hindi na po nang set out mga friends star natin dyan. Ay, you crap. Kumusta yung pag-aral natin? Okay lang po. Okay lang. 2 times 2? 4. 4 times 4? 4 times 4. 4 kilos. Alan? 16. Oh, parang mabakal ah. Pero grade 4 pa lang siya mga ka-Pranstar. Grade 2. Grade 2 pa lang siya. Kailan pinanganak si Magellan? Hindi alam mga ka-Pranstar si Magellan pinanganak. Alright mga ka-Pranstar, time to pour it. Time to pour it a pig. Let's! So mga ka-Pranstar, dati ay tag 2 hours ngayon ay nag-adjust na namin. Tag 3 oras na. Dati ay tag 3 ml yung painom ng gatas at saka booster. Ay ngayon ay 40 ml. Tag 3 oras na rin. So pataas na pataas mga ka-Pranstar. So ang ingay na mga ka-Pranstar dahil nagutom na sila dahil taglamig. Alright! So ito na. Ito, 4 ml yan? 40? So, 40 ml mga ka-Pranstar. Ayan. Ayan po ang dami ng papainom natin sa mga bake natin mga ka-Pranstar. At kawawa talaga pag ang nanay nila ay namatay. Alright? Let's go! So right mga ka-Pranstar, so nakalungkot na balita. Ganun talaga, ganun talaga ang buhay, no? Hindi talaga alam natin kung kailan tayo kukunin ng Lord. Kaya disgrasya na naman mga ka-Pranstar.
So, grabe talaga. So, yung baboy namin, disgrasya naman mga kapranstar dahil namatay na naman, no? So, isa na lang natira. So, dalawa to mga kapranstar. So, napakasayang talaga mga kapranstar, no? Kasi, brewing naman yun. 3,500 na namatay lang. So, wala tayong magagawa kasi kinuha na siya ni Lord mga kapranstar. So, nag-iisa na kami mga kapranstar. At kay mama din, namatay din. Namatay din mga kapranstar. Ayan. So, yan. Ito, kanina ni Bayaw at saka ni Mama, instead na apat ng mga kapranstar ay tatlo na lang dahil yun nga, namatay. So, talagang ano. Hirap kasi mga kapranstar pag ano, yung biig natin. So, yun pala naman mga kapranstar, ulitin ko ulit. Ang best ko pa sa inyo bago natin tapusin ating video. So, pag once na bibili kayo ng baboy mga kapranstar, kailangan na ano, tanongin yung may-ari kung napakain na ba nila ng booster or pre-starter. Kasi yung iba din, diretso sa pre-starter nila yan pagkakain. Yung iba naman, dinaan sa booster. So, bago nyo bibilhin, parang make sure na hindi kayo mag-alanganin o hindi kayo maabala o hindi kayo mangamba. Kapag once lang kasi na hindi mapakain yan, so mapakain natin ng bigla, yun ang cause na magtatay po yung baboy. So, abutan ng mga ilang araw, so ma-dehydrate na yun. Pagkatapos ng dehydrate, ayun, kill. So, siyempre, magsisisi ka ngayon. Buti pa, hindi ka bibili. So, wala natin magawa nun. So, ganyan ang nangyari dun sa amin. So, isang tip lang yung mga kapransa sa alam naman natin sa ating mga backyard. Yung mga galing ng ibang bansa. Gustong umuwi na dito sa Pilipinas kasi mag-alaga lang ng mga ano. Mag-alaga ng baboy. Siyempre, isa yun sa mga tip ko sa inyo mga kapransa kasi kailangang alaga na rin tayo. Minsan kasi, nung nakaraan, minsan din eh bakit maraming pakain ay hindi na magtatae dahil sanay na sila. Meron din talaga mga baboy mga ano, madali lang talaga ano, matamaan. So yun, yun lang masasabi ko mga kapranstar sa gustong magbababoy. Yun, nakakalungkot, dalawa na nadali. So ganun pa man ay wala tayong magawa. So hanggang dito na ating vlog, maraming maraming salamat po sa inyo mga kapranstar, sa lahat mga viewers na atin dyan, sa lahat mga FW sa magbansain kayo lagi kung saan naroon. So hanggang dito na ating vlog. Sana supportahan nyo ako mga kapranstar. Parang kahit maliit ang views natin, pag once na hindi kayo mag-skip ng ads, ay napakalaking tulong po mga kapranstar para sa akin. Alright? God bless po sa ating lahat. Bye-bye!